Sa ibang balita po, halos 600 pamilya ang nasunugan sa barangay San Antonio, Parañaque City. Umaapila po sila ngayon ng tulong. Ang update na kay Champ de Lunas. Champ, magandang morning. Nasaan yung mga naapektuhan ng sunog? Ito Jeff, magandang morning. Mahigit kumulang 590 na pamilya ang naapektuhan sa sunog sa San Antonio, Parañaque City kahapon. Pauna na nagbigay ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Parañaque at DSWD sa mga tolda para maipasilungan ang mga nawalan ng bahay dahil sa sunog. Nagbigay ng sopas ang barangay San Antonio at lugaw, biskuit at kape naman ang binigay ng konseho ng lungsod. Dito sa court ng Area 1 Barangay San Antonio, 472 na pamilya ang nagsisiksikan sa ngayon. Mga gamot sa ubo para sa mga bata at gamot sa high blood ng matatanda ang nauna na rin ipinaabot ng barangay sa mga nasunugan. Ayon kay Barangay Kagawad Marites Castillo, may nagdeklab sa isang bahay na siyang pinagsimulan di umano ng sunog kahapon. Kanina po na yung isang family na talagang nagsimula ay hanggang fourth floor yung kanyang bahay. Ngayon, yun daw nasa third floor siya, yun doon nagsimula na parang nag-spark yung wire. Eh kasi yung nakadugtong yata sila doon sa kanyang kapatid, parang may submeter. Nag-start daw doon yung sunog, yung spark, biglang umakyat pataas. So sila ay naglalabas siya yata, ay nandun siya sa fourth floor, naramdaman niya yung init na nanggaling sa third floor. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog at naapula pasado alas 7:30 kagabi. Sa paunang tala ng BFP, nasa 750,000 pesos ang halaga ng ari-ariang naabo. Meron ding nasugatan ng mga bombero matapos tumaob ang kanilang truck sa pagresponde sa sunog. May iniwasan umano ang driver ng fire truck kaya ito tumagilid dahilan para tumilapon ang mga sakay na bombero. Sa cellphone video na ibinahagi ng Special Action on Fire and Emergency, makikitang nilalapatan na ng paunang lunas ang mga nasugatan. Samantala, balik dito sa mga nasunugan, kumakatok sila sa may mga mabubuting loob para humingi ng dagdag na mga tolda, gamot, tubig, damit para makapagsimula na silang bumangon pagkatapos ng trahedya. Tito Jeff. Champ, yung mga nabanggit mo ng mga bumbero na nasaktan dahil sa pagtaob ng kanilang fire truck, kamusta? Nasa ospital ba? Nakauwi? Ano bang mga klase ng mga sugat na kanilang tinamo? Tito Jeff, hindi pa malinaw sa ngayon. No? Pero ang sabi sa akin dito ni Kagawad Marites Castillo, sila ang naging dahilan para bumagal ang pagresponde sa sunog na umabot ng halos 7 oras bago na sabing naapulan nito or na-consider na fire out na, Jeff, Tito Jeff. Oo. Pero na-clear naman yung truck, wala na dyan? Wala na dito, Tito Jeff. Nung pumunta kami dito kagabi, wala nang traffic dito papunta dito sa Barangay San Antonio sa Parañaque City. Maraming salamat, Champ de Lunas.